Nagulantang ang marami ng ipasara ng NTC ang ABS-CBN o Kapamilya Network at marami daw di umano ang nawala ng maraming trabaho at isa na nga rito ang mga artista ng ABS-CBN. Isa na nga sa nag-viral kamakailan lang ang sikat na artista ng ABS-CBN na si Kim Chu. Yeah, laban natin to, laban at natin lahat. Nga ang so, kanyang, ang lagi binabato sa amin, law is law. Paulit-ulit. Bawal lumabas. Hindi ka graduate ng law. Huwag ka magsalita. Eh kayo na nagsasabi sa amin kung graduate kami ng law. Graduate ka din ba ng law? May alam ka ba sa batas? May alam ka ba sa nangyayari ngayon? May alam na panood mo ba yung Senate hearing ng ABS sa Senado? Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? So law, ibig sabihin batas. So kaya ginawa ang batas sa isang democratic country na kung nasaan tayo ngayon is para maging pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. So kung wala ka namang nilabag na batas, bakit ka ipapasara ng isang NTC? Sa DOA, isang tulong ito para makaiwas sa kumakalat na virus. At tuturuan ko kayo kung paano maghugas ng kamay. Una ay kailangan may sabong ka. Pangalawa, bubuksan lang yung lipot. Sasabong ka na. Patay pala yung lipot para makapagawa. At kumanta ka lang ng happy birthday. Ayan, tapos na. Matuto tayo maghugas ng kamay. Kaya yung mga nasa gobyerno ay malinis, hindi tinamaan ng COVID dahil mahilig silang maghugas ng kamay. Kung bakit ako nagsasalita sa artista na si Kim Chu. Tingnan natin kung bakit ko na-post ang mahabang tugon sa kanyang mga bashers. Mahaba akong caption sa Instagram. Minsan kasi sa dala ng galit, sa dala ng lungkot, may masasabi kang salita na nakalimutan mo na artista ka na pala. Kasi kami, bilang artista, nakakulong kami dito sa bahay na wala kaming magawa para sa kumpanya na pinagtatrabuhuan namin at tumutulong sa amin. Ito lang ang kaya naming isukli sa kanila sa panahon ngayon. So, nung lumabas yung post ko sa Instagram, ang daming nagtanong, Kim, okay ka lang? Kim, okay ka lang? Ayoko silang sagutin. Sabi, Kim, burahin mo yung post mo. Hindi ikaw yun. Sabi ko, sandali lang. Yun ang nararamdaman ko. Yun ang gusto kong sabihin. Kasi, kaya naman nagagalit ang isang tao dahil nasaktan siya, nalungkot siya. Kung hindi ka nasaktan, hindi ka naman magagalit. Oo, nagalit ako. Pero wala na akong magagawa. Ang tanging magagawa ko lang is ipaglaban yung tahanang tumulong sa akin na napakaraming taon. Sinagot na nga ni Kim Chu sa social media yung kanyang mga basher at makikita nyo, ang unang bash sa kanya ay dapat mo siguro i-work out ang utak mo. Let's check ka. Sabi naman ni Kim Chu, grabe naman ate, inaano po kita, parang nagmura ka ng ganyan. Grabe ka naman po, sinaktan ba kita para magsalita ka ng ganyan? Grabe ka naman, preno-preno din. Ayan, nakatanggap ng 11 likes ang pagbabash kay Kim Chu at ang kanyang sagot ay nakakuha lamang ng isang like. At dito naman sa isang bash sa kanya, yan, ganyan na lang gawin mo kung saan ka magaling ha, umimpis na utak ka, ka-workout eh. Sinagot naman ni Kim Chu, sa dami ng sinabi ko, 2 oras kami nagsasalita doon, yun lang na pick up mo, mas low ka pala sa akin eh. Di naman kita kilala, pero kung makapagsalita ka, sobra ka, ikaka-proud mo ba ng nanay mo yung sinasabi. At hanggang ngayon nga ay viral pa rin ang mga pinagsasabi ni Kim Chu sa kanyang classroom law na pwedeng lumabas, nagawa na ng kanta, nagawa ng sayaw at iba-iba pa. So para kay Kim Chu, laban lang. Sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo. At sinabit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas.